Hi, ako si FlapTzy, ang offlaner ng Bren Esports. Para sa akin, mas challenging yung tournament na to kasi lahat ng bansa magkakalaban eh. Kumbaga, pag ikaw yung nanalo, ikaw na yung pinamalakas sa buong mundo. Kaya, sobrang challenging nung tournament na to. Yung struggle namin is yung hindi kami magkakasama kasi by two yung room namin eh. Kumbaga, hiwa-hiwalay kami, ganun. Tapos, naka-Discord lang kami pag nagte-training, kaya sobrang hirap. Yung kalaban na iniisip namin na makakatapat namin sa Grand Finals is RRQ or Alter Ego. Pero yung lumabas, Myanmar. Kasi yung pinakamalakas na bansa sa buong mundo, Indonesia eh. So lahat ng Indonesia teams na nandun, malakas, like RRQ and Alter Ego. Kaya yun yung ini-expect namin makalaban namin. Nung yung part na pinaka-kinabahan ako is yung Game 6 namin na sa Burmese Goals. Kasi lahat sinugal namin dun eh. Yung Natalia binigay namin kahit ayaw namin kalaban. Tapos kabadong-kabado ako nun. Yung pinakamahirap na pinagdaanan namin is yung nilaglag kami ng Burmese Goals sa upper bracket. Tapos tinalo namin yung dalawang pinakamalakas na team sa Indonesia. Tsaka nung nanalo kami sa Burmese Goals. Kasi umabot ng Game 7 Finals. Nung Game 7 naman, nung nakita kong lumamang na si Kuya Ribo, alam kong panalo na kaya tuwan-tuwa na ako. Yung pinakamagandang play na ginawa namin is yung sa Game 6 nga. Kasi drafting pa lang, sumugal na kami. Paano pa kaya pag in-game, di ba? Kaya yun yung pinaka the best na game para sa akin. Hindi dumating sa point na nag-iinitan yung team kasi lahat kami, gusto namin manalo, kaya di na namin iniisip yung pag-aaway sa isa't isa. Iniisip na lang namin kung paano kami manalo. Actually, lahat kami nagulat kasi di talaga namin ina-expect na kami yung magcha-champion eh. Kumbaga, bahala na. Bahala na si Batman, ganun. Yung favorite part ko dun is yung gumala kami na magkakasama kasi 14 days quarantine, nasa loob ka lang ng hotel. 5-star hotel nga, pero kulungan naman, di ba? Tapos nung lumabas kami, di siyempre, tuwan-tuwa kami, ganun. Tapos, first time namin nag-bonding sa Singapore na magkakasama. Pumunta kami sa Gardens by the Bay, magkakasama kami. Tapos, pupunta sana kami ng, Universal Studios, kaso late na kami nagising lahat, kaya di kami umabot dun. Sa Gardens by the Bay lang. Yes, yung pinaka naging kaklose ko dun, si Zeiss. Tsaka si Shin, yun lang. Ayun nga, nag-inuman kami sa kwarto nila EJ, tas sobrang saya. Tas yun. Ang babait nila. Para sa akin, rookie pa rin kasi marami pa akong pagdadaanan na tournament sa buhay ko. Yun. Sa tingin ko na meron ako na wala sila is yung single life ko. Kasi lahat sila may jowa eh, ako wala. Kinakabahan ako onte pero iniisip ko na mas malakas ako sa kalaban. Parang ina-underestimate ko sila na hindi. Ganun. Ayun, nung nag-quarantine kami, everyday nag-training kami na 12 hours. Tapos walang pahinga-pahinga. Tuloy-tuloy yung training namin. Tapos nung after quarantine naman, nag-bonding kami one day. Tapos nag-gala-gala kami ganun. Sa SG, kasi yung swab dun ng lalo, sagadagang parang tatamaan yung yung utak mo eh. Yun. Dapat makuha ko yung champion kasi pag nakuha ko yung champion, birthday gift ko na sa kanya yun. Kasi yung finals na yun, January 24, birthday ng mom ko. Kaya ginawa ko yung best ko para makuha yung championship title. Tapos yun na rin yung naging birthday gift ko sa kanya. Chocolates na durog-durog. Nadurog sa airport. Ayun. Bakote. Sarap nung bakote. Parang nilaga sa Pinas. Yung pinaka na-miss ko sa Pinas is syempre yung family ko, tsaka yung pagkain. Tatry ko pa yung best ko na mag-achieve ng mga title, championship titles, kung kakayanin. Para sa akin, one step at a time.
Mambash lang kayo. Di ko naman kayo pinapansin eh. Natatawa lang ako sa inyo eh. Kaya go lang. Thank you sa mga sumusuporta sa Bren Esports. Tsaka thank you sa mga staff namin. Tsaka sa mga family ko lalo. Thank you sa family ko kasi pinayagan niyo ako mag-pro. Tapos sa mga kaibigan ko, maraming salamat sa pagsuporta. Tsaka thank you po sa mga sponsors namin.